parang yung mula nung nagpakasal kami, yun yung araw na, ay, kailangan ko ng umayos sa buhay ko. Kailangan ko ng maging matino kasi asawa na ako. I have to be a good role model. So, pressure yun para sa akin. Alam mo, Wilma, napanood ko, isa ako sa mga nakimarites nung nag-live ka ng day ng wedding mo. Alam mo naman ako, eh, Tita of Manila na True. Marites. Ang ganda-ganda mo doon. Si Mama Rene ba gumawa ng gown mo? Was no, it? Si ang gumawa ng gown ko is si Randy Ortiz. Ganda. Ang nag-makeup sa akin si Junie Sierra from The Block sa BGC. So, sila talaga yung ano, nag-create ng total look ko for the day. Oh, beautiful and radiant bride, ano, Wilma. Di ka nagbabago. Ba't ganyan pa rin itsura mo nung nag-guest ka sa amin sa Talk TV noon? Ganyan na itsura mo. May ano ka ba? Malabampira? Bakit di ka na tumatanda? Alam mo, isa lang ang secret ko talaga. Oo, magkukulang. Kapag bilog ang buwan, sumasayo ako ng hubot-hubad. Oh, wow. Yung palang secret. Ngayon ko lang nalaman. Gawin nga natin yun. Gawin nga natin. Gawin nga namin yan. Sundin namin yung payo mo. Bilog bang buwan mamaya? Si Jerick naman. Jerick ka. Kwento mo naman sa amin. Paano kayo nagkakilala ni Wilma? Ano bang love story nyo? Love story po. Mm-hmm. Parang, it's a friend of ours din. Parang nakatambay lang din. Mm-hmm. Common sa Cavite, friend. Common friend. Tapos, yun, nagpapakute siya sa akin eh. Nagpapakute! Oh, umubra naman ang pakute! Eh, umubra talaga. Umubra naman po for 15 years. So, eto na kami ngayon dalawa. Oo, so, pakute pa rin po siya. So, kaya naging pa rin na siya. Ayun. Bakit tinatagal niyo pa ng 15 taon? Oo, bakit ganun kahaba? Ang paghihintay. May mga bagay kasi na kailangan mo talagang pag-isipan because most of my life I had a very I cannot say wrong decision but I had a mistakes I have done in the past. Uh-uh. So ngayon parang kung mag-aasawa na rin lang ako, gusto ko na ito na to, tama na to, lahat ng mga naging mistakes ko from the past kaya na tong i-carry over from today and tomorrow. So ready na ako. Eh yun, ako may tanong ako kasi paano mo nalaman yung parang defining moment na he's the one? Si Jerick talaga yun. Basta nung alam ko, nung nanganak ako, nung pangalawang anak ko sa recovery room, he was there. Sabi ko sa sarili ko, ay, kapag nandyan ka pa rin, ay, ikaw na talaga. Wala ka ng choice. Mamahalin na kita, wala kang choice. Bali, pangalawang anak mo, anak nyo na yon. Hindi pa din. Kaya nga malalim yung ano yung relationship. Malalim yung start ng relationship. Malalim po yung story. Malalim yung story bago kaming naging kami. But at the end of the day, we decided to be together hanggang sa madagdagan yung mga anak namin until we had Orion. And then we had to wait for 15 years to make sure na this is the right decision for both of us for a leap of faith, I guess. Para mas masaya. Meron pa bang ano, proposal na nangyari? Meron, partner. Paano ba? Kasi kwento nyo naman. Alam mo na, Marites ako, July 15 birthday mo, July 10 birthday ni Wilma. So, magkalapit kayo ng birthday. Doon siya nag-propose si, ano, si Jerick. May event na hinuhost ka, di ba, Wilma? Kwento natin sa kanila. Kwento mo dali. Wilma, paano nag-propose si Jerick sa'yo? Parang kasi ako, I have no idea. So, the night before my birthday of last year, 2021, right? July 9 of 2021. So, yung friend ko, parang sinasabi niya, which is, syempre, pandemic yon, di ba? You do all things para extra income mo. Mm-hmm. So, sa Aquila Crystal Palace, ang extra income ko doon is nag-host ako ng mga wedding, ng mga small gathering lang, mga, you know, base lang doon sa need o protocol ng mga venue. So, yun yung racket ko. Mm-mm. Until pinapunta niya ako doon, natataranta ako. Yun pala, only to find out, si Jerick pala, kinausap niya yung kaibigan ko para mag-stage ng plot para sa proposal niya. Ayan so, ako talaga wala akong malay. Mm-mm. Until dumating ako doon, I thought the whole time, may winner.
Kaya nagka-countdown ako dun sa proposal eh. Oo. Kasi akala ko talaga may nanalo. So yung pala, only to find out, ako pala yung nanalo. Ako pala, yung, sa akin pala nag-propose. Oh. Ganda ko. Oh, okay. Oh, diba? Ayan na. Ang puti, Papu. Papu, oh. Ang puti ko doon. Pati ang singit ko, napakaputi. Papu. pati yung picture, meron. akala ko kung ano titignan mo, ano ba? Oh. Baka may in love ka sa akin, Papu. Kasi nag-glow in the dark yun, Papu. Glow in the dark. Glow in the dark. Wilma, di ka pa rin nagbabago talaga. Sarap-sarap pong kausap. Mag-banding nga tayo minsan. Pagbalik nyo dito sa Manila. Oh, at so, ito na yung tanong, guys. Mm. Okay lang ba tanongin namin kung susundan nyo na ba agad? Meron na ba agad na made in? Nasa Palawan. Palawan. Made in Palawan na baby. Gusto ko sabihin sa inyo na ang factory ay closed na, pero ang amusement park, 24/7, and pwede tayong maglaro. Factory closed na, amusement park, open park. Quotable talaga. Katawa na. So, nag-e-enjoy lang sila, Papo. Nasa, tama yan. Oh, yan. Hindi yun nga, advantage o benefits ng long-term na ano na relationship bago magpakasal sa experience ninyo? Ako kasi ang advantage, one, yung family, yung mga anak, napakalaki mo na sila kasi. Mm-hmm. So hindi na mahirap para sa kanila tanggapin yung odd relationship. Yeah. Mm-hmm. So parang para sa kanila dahil sanay kami na eto kasi yung set up ng family namin. And when you look at the pictures, even in the videos, si Kuya, si Ate, si Svetlana, everybody is crying. But everybody is, because the reason why they are crying, because they are so happy, na ginawa na namin to. Parang kami doon nakita ko sila, kahit pala naman sila is agreeing for what we will do in the future. So it's a happy decision for not for just the two of us but also for the mga pabo. Mm-hmm. O si Jeric naman, anong sa tingin mo ang naitulong nitong mahabang samahan bago kayo lumagay sa tahimik, ika nga? Getting to know each other first. The trust, this wedding is ano to, fulfillment of love. Mm-hmm. Mm-hmm. So yun, na-fulfill na namin yung love and the trust. So wala na kaming parang way to get separated kasi wala naman talagang kung vices, wala naman ako talagang vision to other woman. So yung vision ko lang for my family lang. So kaya ang halagang naitulong ng long relationship is yung magkakilala kami, may problema kami, madali namin natapos yun na parang may problema pa na tayo, hindi namin siya nialaliman. Walang lalim yung problema yun, na-solve ka agad. In our two different ways. Mm-mm. So importante magkaibigan muna ng matalik bago mag-asawa. Yes po, sir. Yun talaga yung importante noon. Kasi meron pa dyan mga jealousy. Yes. So meron pa yung mga kanya-kanyang way na gusto nila na hindi maiintindihan ng both sides. So much better talaga give way. Bigay mo yung hilig niya hanggang gusto niyang maabot yun. And then you meet halfway. Ang galing. Galing naman. Nakakatuwa. O yan ha. Ibigay ang hilig. Magandang advice yan, Papu. Yes po, yes po. Kasi the more na parang paghihigpitan mo, lalong, mas lalong lalalim yung magpapakyut pa yun eh. So, bigay mo na agad. Sige na, go ahead. Make sure you come back. Make sure na babalik ka. Yun. Ano ang gustong-gusto mo kay Wilma na hindi mo ma-imagine ang sarili mo na mawawala? Yun nga po, Sir. Sir Papu? Oo. Sir Papu. Sir Julius, yun nga po. Yung ano niya, yung glitter eyes. Glitter talaga yun eh. Aha. Glow in the dark. Oh, glow in the dark. Glitterize. Ha? Ano yun? Grabe ka. Kala ko joke. Ba, unique talaga, no? Glitterize pala talaga. Kakaiba ang pagkatao ko. Kakaiba po talaga. Glow in the dark ako.
patawa ako doon. Isa ka sirena. Opo, pag sa dagat sirena, pag sa land mangkukulam. Two in one, sangka pa. Yeah. Si Wilma naman, anong masasabi mo kay Jeric? Ano naman yung katangian niya na talagang that made you sure na siya talaga yung the one? Ako kasi, above all, hindi kami nagugutong pamilya. Yung mga anak ko hindi nagugutom. Aba, importante sa akin yun eh, being a single mother. Yeah. So may mga anak ako na akin. So wala akong anak na nagutom kasi siya yung kapartner ko. Regardless of what trials we have to go through or come through or mga kailangan namin pagdaanan, ang mahalaga is hindi nagugutom yung mga anak ko. Bilang ako na iintindihan ako ni Tintin bilang nanay ako. Yes. Above all, mahalaga sa akin kasi talaga ang sikmura ng apat na anak. Naiintindihan mo ang sikmura ng apat na anak ko. Naiintindihan mo ang pagkatao ng mga anak ko. And above all, naiintindihan mo ako. Tama mahal na, mo tama ako. Na, tama tanggap na. Mo ako kung sino. Kiss! Yan na talaga! This is it! Ayan! Yes, love it! Yan ang dapat di mawawala, no? Sa mga mag-asawa, yung, yan, sweet moments, yan ang dapat lagi. Tsaka yung trust and communication above all. Yes, that's true. Yes. So thank you, alam mo, napanood ko yung vows nyo. Gandang-ganda ako sa vows. Nakaka-touch talaga at the same time nakakatawa. Very Wilma yung vows. Oo. So, thank you ha, salamat po. Thank you po. Sa Papu, wala ka ng choice. Hindi na tayo pwede magkatuluyan. Sorry. Wala, ganun talaga ang buhay. Ganun talaga ang life. Talaga, hindi mo na ako pwede maging kerida. May asawa na ako, Papu. Too late. Wala.